Hello guys, proceed na po tayo sa may second video, no? And kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan. And actually, palaging magkasunod yung upload ko kasi magkasunod din naman yung ano na to eh, yung pagre-record guys. Kaya, i-start na natin to, yung stock update natin palagi, same list. And shoutout po sa mga viewers po natin. Maraming salamat po sa pag-like, pag-comment, and sa panonood ng mga videos natin. So, let's go back. Second video for today, stock update. So, ngayon, unahin natin yung SEC. Wala pa din yung pagbabago. 33.5. Hindi maganda itsura. Okay. So, namumula na. And yung possible support natin nandito ngayon sa may 33. Okay, for now, still sideways. Super boring na to, no? Super boring, guys. Ayun, no? Okay, pa-bounce-bounce. Tapos, medyo lumiit yung kanyang ano dito, area. From here, sa may 33.95 or kung magra-round off tayo, 34 yan. Support. 31.7, ano? Medyo lumit or sumikip yung kanyang area dito na kung saan siya ay nagbabounce. Ayan. Pero ano pa rin natin to, of course, imo-monitor pa rin natin everyday. Then sa daily chart, same lang din dito. Right. So, tingnan natin, merong gap up. Okay, pwedeng ma-fill to. Or even dito guys, ano, kasi ito na yung support niya talaga, 33, no? So, tingnan natin to. Medyo, ano eh, medyo off yung kanyang chart ngayon kasi namumula, no? Next, DMC. For DMC guys, same here. Since nasa resistance nga, diba, sinabi natin to before. Since nasa resistance, mas mataas yung chance na mare-reject, no? Ayan. Then, sa support naman, ganun. Kung malapit sa support, mas mataas yung chance na magbabounce. So, for this one, kay DMC, since nasa resistance kasi, kaya tingnan natin, ano? Kung babalik dito, pero sa malamang, dito po ang balik niyan, sa may 11.2. Ayan, sa may green box. Or bonus. Okay. So, ang bonus dyan, pagka bumalik dito sa may trend line, 10.7 guys, no? Since still intact pa rin naman yung trend line natin, no? Starting nung 2021. So, eto siya. Ayan na. Okay, maraming mga retest dyan. And once na ano to, mahit yung retest, kung papansinin natin, talaga nag-i-spike yung price. Spike, spike, spike. Ayan. So, this time, tignan natin, ano, kung mangyayari ulit yung ganitong opportunity for DMC. Then, sa daily chart, same lang din. Still namumula. Kaya, of course, let's wait muna, no? So, sa part na to, low, higher low, tas higher low. So, tingnan natin kung talaga mag-hold na rito. Okay, para masustain yung mga higher lows niya. No? Ayan. Kasi kung malalaglag dito sa may, ano, second support, marireset ulit yung mga, ano, niya. Higher lows, no? For DMC. Pero still, nasa taas pa rin ng 200 day moving average yung price. So, yun naman yung kinagandahan dito for DMC. No? Yung price still holding, okay, above the 200 day moving average. Next, LTG. So, for LTG, ayun na, support, support, mga LODs, support natin dyan, at least 9.7. Or yung worst, since meron nga tayong tinitignan na trendline dito,
Ayan to, ayan, 1, 2, 3, 4, and possible dito 5. Just in case, ano, malapit sa 9.4. Pwede malaglag. And kasi hindi na sustain eh, no? Nag-close na eh, nung last week eh, sa may taas ng 200. Pero, sad to say guys, ayun. Hindi na sustain. Ibig sabihin, weak pa, no? So, for this one, let's wait muna, no? Na gumanda yung kanyang chart. So far kasi, ano eh. Medyo sideways na makakonsider, pero yun nga. Mukhang pabagsak pa siya ulit, no? And sana lang masustain na. Ayan. Then, daily chart. So, sa daily chart naman, of course, ang makikita natin dito, palapit sa may 200. So, tignan natin kung mag-hold dun. And yung last time na nag-retest, hindi nag-hold pero nag-bounce naman. Ayan o. Oh. Okay. So, nalaglag pero nag-bounce kaagad. Pabilisan lang, no? Hindi na ano dito, nag-overstay. Ayan. So, next. Okay, TEL. Check natin yung TEL, guys. Weekly. So, sa weekly, so, halos andun lang, guys, sa may 200. Ayun, no? Yes, medyo nag-stay, pero tingnan pa rin natin. And yung ating trend line still intact yan. At kung malalaglag, so pwedeng mag-dip as low as 1420 or sabihin natin sa 14, ano? 1417. So at least 1415. So dito yun, guys. Okay, sa area na to. Just in case lang. Okay? Pero still nasa support siya, no? So second support na to. And tingnan natin kung mag-hold dyan, ano? Pagka nag-hold, of course, magkakaroon tayo ng huge bounce for this one. So, overall, kailangan nating makita to. Ayan. So, pwede nyo tong gawin sa lahat, ano? Titignan nyo muna yung talagang trend sa weekly chart or yung tinatawag nating big picture. So, for this one, sideways to. Okay? And magiging bullish to pag nakapanik, of course. Okay. Pagka nag-break out sa 1950 at least, no? So magkakaroon ng price discovery. So yun nga lang, medyo malayo pa. Okay. So malayo pang mangyari 'yon, ano, for now. So siguro sa next year or this year tingnan natin, ano, kung may chance ba. So far kasi medyo malayo pa, no? Ayan, next. Last two na po. ALI, check natin ulit. So, ito na yung sinasabi natin. Ang conclusion natin dito, pwedeng mahit lang muna yun, ano? So, for now, ang pinaka-target lang is mahit lang yung 36 na yun. Kasi trend line yan, guys. Ayan, no? 1, 2, 3, 4. Tapos, ito, fake out. Quick breakout, ano? Nag-close pero hindi na sustain, boom, bumalik. So this one tignan natin kung magiging ganyan. Kung magiging fake out ba, no? So kumaulit yung dati, guys, ah. So ilang percent 'yan from here? Tapos sabihin natin, mag-dump dito, no? Negative 23%. So, not bad naman, ano? Ayan. Let's see, guys. Kasi channel to. Channel. Uptrend channel. Okay? So, let's see, guys. Then, sa daily chart. Super close. Fresh crossover ba to? Ayan, no? Crossover siya. Pero tingnan natin.
kasi base dito may divergence na. Lower high sa stock. Okay, taas dito. Higher high. So it means parang lalabas dyan na double divergence, ano, kung hindi pa to papanik. Or kung hindi napapanik, guys. Ito. Lower high saka lower lows, no? So tignan natin. Ayan, pero yung ano natin diyan, yung mismo target 36 lang. So pagka nag-breakout, bonus 'yun, no? Ayan. Since trend line nga 'yun eh. Trend is our friend. Ayan. Tapos yung last globe, check natin yung globe. Napindot natin yung monthly. No progress. Doon pa din guys halos, pero mukhang nagpump ng super light. Very very light guys. Ayun o. So ano to, no, kumbaga 50-50 to. For me, much better kung maghintay muna tayo malaglag dito, no, sa may support. Ayan, sa 2150. Or mag-breakout. So, pag nag-breakout, okay, tapos nag-pullback, ayun, saka pwede, no? Ito kasi medyo alanganin. Baka mamaya, ang mangyari is mag-pump lang dito sa gawing gitna, tapos malaglag. Hindi masustain, no? And kaya tignan natin sa mga susunod na araw. So, I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.